Magandang araw mga kaaswang at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronato. Edad 50 mahigit na sa kasalukuyan at naninirahan dito sa isang lugar ng Kabisayaan. Isa sa masugid niyong tagapakinig ang aking anak. Kaya naman nang malaman ko na pwede pala magpadala ng sariling karanasan sa inyong channel, ay hindi na ako nagdalawang isip na magpatulong sa aking anak kung paano magpadala ng kwento sa inyong channel. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan noong kabinataan ko pa lamang. Subalit gaya ng iba ninyong sender, ay hindi ko nasasabihin pa ang eksaktong lugar ng pinangyarihan ito. Dekada 80 na mangyari ang karanasan kong ito. Nang mga panahong iyon ay naninirahan kami sa isang liblib na baryo kung saan mangilan-ngilan lamang ang nakatira at mabibilang mo pa sa daliri ang mga bahay na nakatirik sa baryo namin noon. Magkakalayo pa ang mga ito na kahit wala ka sa loob ng bahay mo, ay swertehan na lamang kung may makakarinig sa iyo. Ngunit kahit ganoon ay may ikinaganda din naman iyon, sapagkat ang mga lupang bakante ay kung ano-anong mga pananim ang itinatanim namin. Hindi pa kasi uso ng mga panahong iyon ang agawan ng lupa. At kahit na may ibang nagmamay-ari roon, basta't walang pananim at talahiban pa ay maaari mo itong linisan at taniman. Basta ba ay magpapaalam ka lamang ng maayos sa may-ari ng lupa. Kaya naman masasabi kong kahit nasa liblib kami nakatira, ay maayos ang paninirahan namin noon. Nang mga panahong ito ay nasa edad 19 pa lamang ako. Sa edad kong iyon, ay kung ano-anong trabahong bukid na ang napasok ko. Ngunit madalas ay paggagapas ng palay ang trabaho ko noon. Iyon din kasi ang trabaho ng aking mga magulang at nakagisnan ko na iyon magmula pa ng bata pa ako. Marami kasing palayan sa lugar namin at mas malaki-laki ang kinikita ko sa paggagapas ng palay kaysa sa ibang gawaing bukid. Bukod kasi sa perang ipinapasahod sa amin ng may-ari ng palayan, ay hindi din mawawala ang isang sako o kalahating sako ng bigas na ibinibigay nito sa tuwing natatapos namin ang paggagapas ng palay. Kahit na mainit at talagang nakakapagod, ay hindi ko yun iniinda. Makatulong lamang sa aking mga magulang. Mahirap kasing kumita ng pera sa lugar namin. At ng mga panahong iyon, ay mas iniisip ko ang maghanap ng pera kaysa sa paglalakwatsa. Isang araw noon, dumating sa bahay namin ang tiyuhin kong si Tio Manuel. Ibinalita nito sa aking ama na naghahanap ng tauhang magagapas ng palay ang amo nito. Sumaktong wala kaming trabaho ng araw na iyon. Kaya naman agarang pumayag ang aking ama at sinabi nitong isasama niya ako para mas mapabilis ang pagtapos sa palay na gagapasin. O siya, alam niyo naman ang palayan ni Mang Dante. Kita na lang tayo roon bukas para makapag-umpisa na. Wika ni Tio Manuel bago pa ito magpaalam na aalis na siya at maghahanap pa siya ng iba naming kasama sa paggagapas. Malaki at malawa kasi ang palayan ni Mang Dante at minabadali daw nitong matapos agad ang paggagapas ng mga pananim nilang palay. Tango na lamang ang naisagot ng aking ama nang agaran nang umalis ang tiyuhin ko. Nagmamadali na kasi ito at pakaabutan pa raw siya ng gabi sa daan. Kinabukasan nga ay maaga pa lamang, nagtungo na kami sa palayan nila Mang Dante kung saan kinakailangan pa naming maglakad ng mahigit kalahating oras
bago makarating roon at tatawid pa kami ng isang maliit na sapa. Sa sapang ito ay makikita mo sa tabi ang isang maliit na bahay at bantog sa aming baryo na aswang umano ang mag-asawang naninirahan roon. Ngunit ni isa sa mga kabaryo namin ay wala namang nakakapagpatunay na aswang nga sila. Ngunit hindi ako naniniwalang aswang ang mag-asawa na naninirahan sa bahay na iyon. Nakailang beses na kasi akong nakadaan roon ng gabi. Subalit, wala naman akong napapansing kakaiba. Minsan pa nga ay nakakasalamuha ko sila at nakakabatian sa tuwing dumadaan ako at naaabutan kong may ginagawa sa labas ng bahay ang mag-asawa. Mababait at magigilaw naman sila kapag nakakausap ko. Nang makarating nga kami sa palayang paggagapasa namin ni Itay, ay agad na naming inumpisahan ang paggagapas. Marami-rami kaming kasama ng araw na iyon. At isa na roon ang matandang si Mang Ado. Ang matandang nakatira sa bahay na nasa tabing sapa. Makalipas ang ilang araw na paggagapas namin ng palay, ay nabalitaan kong umuwi na ang nag-iisang babaeng anak nila Mang Ado. Tawagin na lamang natin sa pangalang Mila. Ayon kay Mang Ado, ay galing pa umano ito sa malayo sa kadahilan ng namasukan ito bilang kasambahay. Hanggang sa isang hapon nga noon, matapos namin magapas ng palay ay naghugas ako ng katawan ko sa sapang malapit sa bahay nila Mang Ado. Iyon lang naman kasi ang sapang madadaanan namin papauwi sa amin. Kaya doon ako laging naghuhugas ng katawan sa tuwing umuwi ako. Habang hinuhugasan ko ang mga putik na dumikit sa katawan ko, ay napansin ko ang dalagang anak ni Mang Ado na nakatanaw sa akin mula sa bahay nila. Nang tignan ko ito ay nakita kong umiti ito bahagya. Kaya naman ginantihan ko agad siya ng ngiti at pinagpatuloy na ang paghuhugas ng katawan ko para makauwi na ako. Iyon ang unang beses na nakita ko ang anak ng mag-asawa at masasabi kong may kagandahan din itong taglay. Nang muli kong tignan ang kinaroroonan niya, ay wala na ito sa kinapapwestuhan niya. Iniisip ko na lamang na baka pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay. Nang matapos akong maghugas ng katawan, ay lumakad na rin ako pa uwi sa amin. Magmula ng araw na iyon, parati ko nang nakikita ang dalaga sa tuwing papunta at pauwi na kami galing sa palayan. Parati itong umingiti sa tuwing nagtatama ang mga paningin namin. Hindi ko talaga mapigilang hindi sumaya sa tuwing nakikita ko ang dalaga. Subalit hanggang doon lamang iyon at wala akong lakas ng loob na lapitan ito. Hanggang sa isang araw noon, habang nagagapas kami ay napansin kong wala si Mang Ado. Kaya naman tinanong ko si Itay kung nasaan si Mang Ado at kung bakit hindi ito pumasok. Eh, hindi ko alam. Hindi naman nagpaalam kung papasok ba siya o hindi. Tugon ang aking ama sa tanong ko. Ganun ba? Nakita ko kasi yung anak niyang dalaga kahapon, Tay. Ang ganda pala nun. Wika ko. Naku anak, mag-ingat ka. At alam mo naman ang kumakalat dito na balita. Sus, Tay, naniniwala pa rin ba kayo hanggang ngayon sa kumakalat na yan eh? Tayo na nga ang nakakapagpatunay na hindi sila aswang. Bilisan mo na lang ang paggapas mo dyan nang matapos tayo ng maaga. Biglang wika ni Tay. Kaya naman hindi na ako sumagot at ibinaling na lang ulit ang atensyon ko sa paggagapas ng palay. Kinahapunan, pagsapit ng alas 5 ay inayos na namin ang mga gamit namin para makauwi na. Noong papauwi na nga kami, ay naghugas ulit kami ni Tatay ng katawan sa sapang malapit sa bahay
nila ni Mang Ado. Habang naguhugas ako ng katawan, ay panay ang tingin at sipat ko sa bahay nila. Tinitignan ko kung may tao pa ba roon. Ano bang tinitignan mo dyan? Sita ng aking ama. Wala tay. Bilisan mo na nang makauwi na tayo. Utos nito, kaya nagbandali na ako. Nang hinayang pa ako ng mga oras na iyon, dahil hindi ko nakita ang anak ni Mang Ado. Pagka-uwi namin sa bahay, ay nagpahinga muna ako saglit bago ko inilabas sa bag ang mga kagamitan namin. Tay, nakita mo ba yung karit ko dito? Tanong ko sa aking ama nang makailang halungkat na ako sa bag ko at hindi ko pa rin makita ang karit na ginagamit ko sa paggagapas ng palay. Hindi. Hindi ba ikaw ang nag-ayos ng mga gamit natin kanina? Tugon ng aking ama. Napaisip naman ako sa sinabi niya at imposibleng hindi ko nadala pa uwi ang karit ko. Bago pa lang din naman iyon at hindi pwedeng maiwala ko. Wala dito tay. Baka nakaligtaan mo lang ilagay sa kung saan dyan. Saglit ko pang inisip ng mabuti kung saan ko nailagay ang karit ko. Hanggang sa naalala kong nailapag ko ito sa isang malaking bato nang maghugas kami ni Itay sa sapa. Naalala ko na. Tay, alis mo na ako. Pagpapaalam ko sa aking ama at agad na akong lumabas ng bahay para magtungo sa sapang malapit sa bahay nila ni Mang Ado. Tiyak akong doon ko naiwan iyon. Magdidilim na ng mga oras na iyon, kaya naman binilisan ko na lamang ang paglalakad ko. Nang makarating na ako sa may sapa ay malayo pa lang, nakita ko na ang karit ko. Mabuti na lamang at walang ibang nakakuha sa iyo. Wika ko sa aking sarili nang damputin ko ang karit ko. Maya-maya pa ay naramdaman kong humangin ng malakas at kasabay nun ay nakaamoy ako ng mabahong amoy na parabang may nabubulok na patay sa paligid ko. Umalinsangan din bigla ang pakiramdam ko. Kaya naman nagpalingalinga ako para tignan kung saan nang gagaling ang amoy na naaamoy ko. Subalit nang dumako ang paningin ko sa kabilang tawid sapa, ay napakunot ang noo ko nang makita ko ang isang babaeng nakatayo. Hindi ko makita ang mukha nito sa kadahilan ng natatakpan ng mahaba at buhaghag niyang buhok ang mukha niya. Nakabestida ito ng puti at madumi iyon na parang galing ito sa putikan. Nakatayo lang ito sa tabing sapa at walang galaw-galaw na animoy estatwa. Magandang hapon po, makikidaan lang po, wika ko. Ngunit na natili pa rin nakatayo ang babae na nagbigay ng kilabot sa akin. Maya-maya pa'y bigla na lamang ako nitong sinugot. Sa gulat ko ay natumba ako sa kinatatayuan ko. Natisod kasi ako sa bato nang papaatras na ako. Sa kasamang palad ay nasugatan pa ako ng karit na hawak ko. Kaya hindi agad ako nakatayo. Aray, lintik! Bulalas ko nang makitang nasugatan ako ng malaki sa braso. Bago pa ako nakatayo ay nasunggaban ako ng babaeng buhaghag ang buhok. Pinagkakalmot ako nito at akmang kakagatin pa. Noong una ay panay salag at iwas lamang ang ginagawa ko sa kadahilan ng babaeng ito at hindi ako nananakit ng babae. Subalit nang mapansin kong pinupunterian niya ang sugat sa braso ko, ay nakipagbuno na ako sa babae. Nagpagulong-gulong kami sa sapa. Kahit anong pwersa at lakas ang gagamitin ko, ay talagang nakakabawi ang babae. Ramdam ko ang hindi pangkaraniwang lakas nito na parabang dati itong lalaki. At hindi ko mapantayan ang lakas at liksi niya. Nahirapan pa akong hawakan ito sapagkat napakatulas ng balat niya at maging ang buhok nito
ay tila ba may sariling buhay at kusang pumupulupot sa akin. Kamuntikan pa ako nitong lunurin sa parting may kalaliman. Kung hindi ko pa nahawakan ang karit ko at nataga ito sa mukha, ay talagang malulunod na ako. Subalit daplis lang ang natamo ng babae sa ginawa ko at hindi ito napuruhan. Agaran itong napaatras at napatingin sa akin. Doon ay natigilan ako nang makita kong ang babaeng dumumog sa akin ay ang dalagang anak ni Mang Ado. Nakita kong tumulo ang dugo nito mula sa sugat na natamo niya. Bahagya pa nitong pinunasan ng pisngi niya. Nang makita niya ang sariling dugo ay nagkukumahog itong nagtatatakbo papalayo sa akin. Natigilan talaga ako sa nakita ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakita kong sumindi ang gaserang ilaw sa loob ng bahay nila Mang Ado at bumukas ang pinto ng bahay nila. Doon ay pumasok ang babaeng dumumog sa akin. Nakita ko pa si Mang Ado na sinipat-sipat ang paligid bago tuluyan niyang isinara muli ang pinto. Dahil sa madilim na sa kinaroroonan ko ay paniguradong hindi ako nakita ni Mang Ado. Iika-ika akong naglakad pa uwi sa bahay namin at sa bagiging lutang ko ay hindi ko nadala ang karit na siyang ipinunta ko sa sapang iyon. Hindi ko alam kung nabitawan ko ba ito o anong nangyari. Pagkadating sa bahay, "Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo?" Nag-aalalang salubong sa akin ang aking ina. "Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa niyan sa'yo?" Dagdag pa ng aking ama. Hindi agad ako nakasagot sa tanong nila. At hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa kanila ang nangyari sa akin. "Renato, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ng aking ina. "Opo, nay, tay. Nadulas lang po ako sa sapa kaya ganito ang nangyari sa akin." Tugon ko sa kanila. Nakita kong seryosong nakatingin sa akin ang aking ama na mababakas sa mukha nitong hindi siya naniniwala sa akin. "Sa dinami-dami ng galos at sugat mo, nadulas ka lang. Ano, nagpagulong-gulong ka pa sa sapa?" Seryosong wika nito. "Magpapahinga na muna ako, nay, tay." Wika ko at iika-ikang naglakad papasok sa silid ko. Hindi naman nangulit pa ang mga magulang ko na sabihin ko kung ano ang nangyari talaga sa akin. Habang ginagamot ko ang sarili kong sugat ay hindi ko mapigilang mapaisip kung ano ang nangyari at bakit ganoon na lamang ang ginawa sa akin ng anak ni Mang Ado. Hindi ko din lubos maisip na siguro ay totoo ngang aswang ang kanilang angkan. Kinabukasan, dahil sa mga galos at sugat na tinamo ko, ay hindi ako nakapasok sa trabaho. Mabuti na lamang at iyon na ang huling araw na paggagapas namin. Kaya ang itay ko na lamang ang tumanggap sa sahod ko. Maaga pa nakauwi ang itay ko at nagtaka ako ng kasama niya si Mang Ado. Bit-bit ni Mang Ado ang karit na ipinunta ko sa sapang malapit sa bahay nila. Kaya naman alam ko na alam na ni Mang Ado kung ano ang nangyari sa amin ng anak niyang dalaga. Doon ay humingi ng paumanhin at pasyensya si Mang Ado sa ginawa ng anak niya. At sinabi niya ang tunay na dahilan ng biglaang pag-uwi ng anak niya sa kanila. Nayanggaw umano ang dalaga sa dating pinagtatrabahuan nito at hindi nila alam kung sino ang nangyanggaw sa dalaga. Kaya ito umuwi upang ipagamot sa mga albularyong manggagamot sa lugar namin. Nakiusap din si Mang Ado sa akin na kung pupwede ay ilihim ko ang nangyari sa amin ng kanyang anak at ang sinapit nito hanggang sa gumaling ang dalaga. Ginagamot na kasi ito at iyon ang dahilan kung bakit hindi na nakakapagpas ng palay si Mang Ado kasama namin.
sa kadahilan ng ipinapagamot nila ang kaisa-isa nilang anak na nayanggaw. Huwag din kamo akong mag-alala at hindi naman malala ang natamong sugat sa pisngi ng kanilang anak. Galos lang daw ito at gagaling din iyon umano. Tatanawin din nila ang malaking utang na loob sa amin kapag wala akong pinagsabihan patungkol sa sinapit ng anak nila. At iyon nga ang ginawa ko, mga kaaswang. Sinarili ko muna ng matagal na panahon ang sekreto ng mag-anak na nakatira sa tabing Saba. Sa kalaunan po ay lumipas ang ilang buwan. Hindi ko alam kung gumaling ba ng tuluyan ang dalaga. Kasi basta na lang silang umalis sa lugar na iyon at hindi nagpasabi kung saan sila nagpunta. Kung kayo tatanungin, ano sa inyong palagay? Gumaling ba o nagmamagaling na yun ngayon? Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Ronato ng Kabisayaan. Salamat sa pag-subscribe.